Amazing day mga ka-GMC, so welcome back to my channel. And dito na naman tayo sa Budget Bikes Cavite. Ako saan meron naman tayong bagong i-update. Ayan. So kung kayo naghahanap ng isang folding bike, andito lang yan sa atin. Pero ngayon February 2024 may lumabas ulit sa atin. Ayan. Alam ko maraming naghahanap nito. Trinx Dolphin. Ito ay na 3.0. Ayan. Alam natin yung bagong presyo niya, then yung specs nito. Kung sabihin ko sa inyo yung sulit, yung pyesa ng isang folding bike, dito lang yan kay Trinx Dolphin 3.0. Okay, pero bago ang lahat, please like and subscribe. Okay, amazing day mga ka-GMC. So, welcome back to my channel. Meron na naman tayong bagong i-update ngayon. Ayan. So, bagong labas itong Trinx Dolphin 3.0. Ayan. So, pag-usapan natin yung specs niya. Kung sulit na nga ba sa bagong presyo niya ngayong 2024. Ayan. So, ito si Trinx Dolphin natin is a folding bike. Then, ito ay alloy frame. Ayan. So, matte gray color combination na may konting green. Ayan. So, parang magre-reflector to, no? Hindi ko lang sure, pero parang, ayan. Pero ito ay kulay matte. Dito sa kanyang top tube, yung mismong upper frame niya, dito nakalagay yung Dolphin 3.0. Tapos may dad-dad, parang ano, Adidas. Ayan. Then dito, nakalagay yung mismong brand niya. Na mostly naman natin nakikita sa mga folding na ganitong klase ang frame niya. Okay, adjustable seat post. Ayan, so quick release. Size ito, mahaba ito, no? Kahit 6 footer ka, pwedeng gumamit. Ayan, 33.9 by 580mm. So, sinubukan ko kanina, nasa 510 ako. Hindi ko paabot yung mismong max na sa seat post niya. Pick mga nasa 6 footer ka, kayanin talaga. Ayan, minimum insertion. Ayan, 33.9 max, 10mm yung pinakalaki ng seat post niya. Then, ito ay Trinx brand. Alloy na po yan. Then, yung kanya na mga pedal, ayan po ay folding. Ayan, so ito ay buckle pa, stock pedal, ball bearing. Pero ito yung kinagandaan nito as napo-fold po yan. Okay, sa kanya namang saddle, Trinx din po yung brand. Ayan, yung mapapansin nyo sa kanyang saddle. Ayan, medyo may mga konting design as brand na rin po ng isang Trinx. Okay, dito naman tayo sa kanyang drivetrain. So ito po ay naka 2x9 speed. Ayan po. Mostly naman natin nakikita, pero ngayon first time ko nakakita ng folding bike na naka Shimano Sora. Mostly nakikita ko kasi yung mga naka Shimano Torni lang. Ayan, ito Sora. Ayan. So Sora kasi nakikita ko yan sa road bike, pero ngayon meron pala itong sa folding bike natin. So ito ay 9 speed, so bilangin na rin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed, 11, 2. Check natin yung dami ng kanyang sprocket. 25 teeth, so 11 to 25 teeth. Yung kanyang hub naman na ginamit sa kanya ay alloy na Novatec po yan, cassette type. Sa kanyang rim, ayan, so Trinx brand, triple wall alloy po yan, Kenda tire. Yan, gulong na ginamit sa kanya ay size 20 by, check natin, eto, 1.5. Yan, size 20 by 1.5 pang folding bike. Ayan. So lumipat tayo ng area kasi medyo malakas-lakas ang sounds nung ng kabila. So ito ay nakatubay yung crank nya. Yan, pro wheel Halotech. Yan, yung mapapansin nyo yung bottom bracket nya tsaka yung crank ay Halotech na alloy crank. Yan, pro wheel ang brand. 130mm BCD. Then yung teeth nito ay 42-52 yung pinakamalaki nya. Yan din yung FD nya, syempre ay naka Shimano Sora na rin yan. Yung FD nya, ayan, naka brace on doon sa mismong frame nya. Size pala nito, no, ay size 12 yung kanyang frame size. Then 6061 alloy material. Then yan pa mong warning sa inya na mag helmet ka once na nag bike ka. So 100 pounds load capacity, not designed for downhill, not designed for street jumping. Syempre wala naman tong shock, no? O para ipatalon-talon mo yan. Ayan. So, dito sa kanya namang headset, Neko ang brand. Ayan, yung may serial number. So, ayan. Pwede nyong i-ano yan sa apps, no? Para i-save nyo yan. Neko ang kanyang headset. Then, ito ay folding din. Stem nya ay alloy na. Yan, adjustable na rin po yan. So, natataas na rin po yan, no? So, handlebar nya
Alloy din po yan, Tringson brand, parang mga sa 560mm. Then yung kanyang shifter ay naka Shimano Sora double. Ayan, so 9-speed Sora. Kinagandaan ito, hydraulics brake niya ay Shimano MT200. Ayan, shifter. Yan, adjustable din ito, no? Yan. So, nasa sa inyo kung gusto mo siyang pababa. Depende sa height. Kasi may accurate kasi yan, eh. Kung gusto mong pababa, magpuntataas, hindi ka naman ay upo ng mas mababa, syempre, angat mo yan. So, comfortable po ng paghahanding natin ng mga isang bike. Okay? So, yan. So, standard naman yung haba ng kanyang handlebar. Yan, Trinks yung brand. Then, adjustable po yan. Depende rin po. Babalance nyo rin po yung doon sa taas niya. Ayan ang sabi ko kanina. Ayan, mataas po ito. So, kahit 6-footer, yan, kayang gumamit. Kasi mahaba po yung mismong seat post niya. Then, 10mm po yung laki. Okay, sa fork naman niya, ito ay alloy na. Then, Novatec yung kanyang hub. Ilangin na rin natin kung ilan yung bilang ng spokes niya, no? So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Ayan. So yun, 28 holes, Trinks triple wall alloy, naka Strider interior sa 20 by 1.5 yung kanyang gulong. Ayan. Then syempre, ayan, naka disc brake Shimano MT200 yung kanyang caliper, hydraulics rotor, 160mm quick release, harap likod. Ayan po yung Trinks Dolphin 3.0 natin. Alloy po, no? Alloy frame, seat post, stem. Ayan yung kanyang handlebar, fork, hub. Bakal na lang po dito ay yung chain, sprocket, ay yung kanyang siyempre sprocket, then yung kanyang tawag dito, spokes. Ayan, yan lang naman yung mga bakal dito. Same time ito. Yan, so yung sa loob. Pero ito yung crank, hollow tank naman yan. So alloy na rin po yan. So yan, so ang presyo nito ay 23,000 pesos. Yan, so yan po ay credit card. So maggumamit tayo ng credit card, 23,000 pesos. Pag kinash mo naman to, pick up, no freebies, ayan ay 22,500. Ayan. So sa 23,000, ayan po, may option ka. May previous kang 6, ayan, glove tube machine guard, arm sleeve, taillight, battle cage. O di kaya isang helmet. Ayan. So ayan po. Comment down below kung nagustuhan nyo yung bagong update ni Trinks Dolphin 3.0 ngayon 2024.